Yes, thank you. Ano pa naman sa mga beauty nights? Siyempre, sobrang saya. Kasi hindi ko in-expect yung mga ganitong bagay na ganitong kabilis dadating sa akin. Oo, pangarap ko siya na sana maraming ganyan, maraming dumating. Pero hindi ko talaga in-expect na after lang or while doing my first lead show, ganyan na na kabilis yung mga natatanggap ko. Kaya sobrang masaya kasi unexpected lahat. Is it true na after Rosalca, hindi ka magpapahinga? Meron ka ng bago? Well, actually, nagpahinga naman po ako for 1 month. Pero, etong November, magsistart na po ulit kami. Prime time po siya, soap opera. Pero this time, marami pa akong kasama. Pero confidential man. Pero sasaba ka na talaga sa prime time? Opo, pero marami naman po akong kasama. Sino partner mo? Secret! Anong preparation mo? Siyempre, iba na pag pinag-uusapan ng prime time na yes. Sa ngayon pa, wala pa rin naman po kaming storyline. So, hindi pa ako ganun nag-ready sa kung anong kaibahan ng dapat kong ipakita dito sa Rosalca. So, right now, ayun, yung pag-grow ko bilang isang actress mula sa Rosalca hanggang ngayon, kailangan mo ko talaga yung difference and yung growth mo. And siguro yung sarili ko mismo, like for 1 month pwede ako mag-workout, ganyan, diet. Pero bihira kasi sa mga, ang daming artista sa EBS na bihira mabigyan ng chance na makapasok sa prime time at isa ka doon sa mapalad, ano makaramdam mo doon? Siyempre masaya na after ako bibigyan ng EBS ng isang magandang show sa hapon, ngayon bibigyan pa ulit nila ako ng isa na mas maganda pa kasi ngayon prime time na. Kaya masaya na hindi nila ako binitawan, hindi nila ako pinabayaan. Nag-stay sa promise nila na talagang tutulungan nila ako, na maabot yung mga pangarap ko, at saka hindi nila ako babayaan. If ever are required na mature daring yung role sa next project, hanggang saan ang kaya mo? Kasi para maiba dun sa Rosalca, of course. Siguro ano, kasi kung napapanood nyo naman po yung Rosalca, si Rosa napaka bata eh. Sobrang bata talaga, playful. Playful siya. So ngayon, siguro mas kakaibang atake. Mas mature na. Parang medyo ako. Parang inamin ko naman na kahit 17 pa lang ako, ang dami ko nang naiisip ng mga bagay na hindi naiisip ng mga katulad ko mga ganitong age. So ayun, so tingin ko medyo mag-mature ako sa ganung bagay, sa salita, sa paggalaw. Depende kung anong character yung ibibigay sa akin. Kasi with Rosa naman, parang yung sinabi sa akin kung anong klase siya, kung anong character niya, nag-gets ko naman na, hindi siya ganun ka-mature na playful pa rin, na nangangailangan ng mga kaibigan na dyan yung mga nanay at tatay niya. Sa pagpasok mo sa prime time, tuloy-tuloy na bang banggaan ninyo ni na Kim, ni na Bea, ni na Erich? Kahit kailan naman po, hindi naman po kami nagbanggaan kasi nasa isang station naman kami at magkakabatid kami sa Star Magic at magkakaibigan naman kami sa totoong buhay. Kaya never naman nagkaroon ng banggaan. Wala naman maiiba at walang mangyayari na masama kasi masaya kami sa isa't isa tsaka isa-isa namin natutupad yung mga gusto namin. So kailangan na lang namin maging masaya para sa isa't isa. Humihingi ng pagkakataon at sa storya, winning ko na ba makipag-kissing scene? Siguro. Kasi kailangan ko na rin naman. Parang ang selfish ko naman kung ako yung isang artista na hindi gagawa nun, eh alam ko naman na isa talaga yon sa mga nagpapasaya sa mga fans namin. So, alam ko naman na sa isang artista, hindi na kailangan sabihin yun o kailangan mo na mag-sing-sing. Sa'yo dapat alam mo na sa sarili mo na kailangan isang araw dadating sa'yo yan eh. So hindi naman ako nagsasara ng pintuan na ayoko talaga. Ang sinasabi ko lang, parang ang hirap mag-move on kasi alam kong bata pa ako and wala pa talaga akong experience. So, ayun, parang kailangan kong aralin, kailangan kong may advice kung paano ba maging medyo daring, ganyan.
So ayun, medyo mahirap, pero bilang gusto ko naman to, pinasok ko to, gagawin ko rin naman. How much yung pagtutubis? Kaya mo na. Ay, depende. Hindi pa muna, ata. Medyo ano naman yan eh, medyo hindi ko naman, hindi naman pa napupunta sa akin yung mga ganyan. May pressure ba yun ever sa mga bago magiging changes na mangyayari sa mga? Pressure? Siguro, kasi after Salka, mas malaki yung i-expect nila from you eh. So, mas malaki yung pressure na kailangan kung gano'ng kasuccessful yung first show mo, kailangan mas ganun din or mas hihigitan mo pa. And ang dami mo kailangan ibigay na kakaiba sa kanila. So ayun yung pressure, pero sa tulong naman nila, medyo madali naman ang gawin. Si Erich, ba't walang sa premium night? Nag-taping pa po ata ng magkaribal. Kasi last, I'm going to taping siya. If ever na makipag-kissing scene ka na, kanino yung first on-screen una scene? Oo. Wala namang first kasi ba't ko naman iisipin kung sino yung gusto ko eh hindi ko pa nga iniisip. Pero syempre di ba parang Felix or Matt? Nakakising scene? Kanina mo yung bibigay yung tapos version na yung, mo. Tapos na yung Rosal ka din. So iba na yung bago. Diba? Bago. Gerald? Ha? Hindi, kahit sino na yung ibigay nila sa akin. Kasi hindi naman nagbigay nila sa aso ko, ay, may kissing scene, ayoko sa kanya. Hindi naman po ganun. Wala ka man dream kissing scene sa on-screen. Yung parang kinikipot ko yung family ka. Ay, Hollywood ka na. Isang Efron. Go na lang. Sa local. Kumpulan. Hindi ko magiging comfortable ka when siya yung first kissing scene mo. Di ba, yung may ganun eh. O, para piling mo, siguro pag ito, medyo okay ako, comfortable ako. Comfortable. Oh, so, kung may camera, mas relax ka. Siguro si friend kong si Edjo. Kasi matayang ko na siyang friend, din naging love team ko na siya. Saka siya talaga yung lalaki na close friend ko sa showbiz. So, tingin mo paalagaan niyo yun? Oo naman. Parang wala nang mali siya yun. Kasi super friends kami. Pero napagkwentuhan niyo yun ni Edjo na parang sana pag... Part na wala ko pagkwentuhan nun. Sana magkiksingsin na. Parang di naman. Hindi. Wala. Ewan ko. Sino malo ko? Solo mo na ba itong project mo to? Solo mo ulit? Ikaw uli ang bida? Katulad nga po nung sinabi ko, may mga kasama ko. Big stars din. Secret. Siya ay interview. Basta may mga kasama po ako. Pero yung ever ba na, syempre nakasama mo si Miss LT, sa sayo namang. Gusto mo rin siya makasama sa primetime? Opo naman. At lahat naman ng batikang artista, gusto ko rin po sana makasama. May mga iba pa akong gagawin. And si Miss LT, open man. And masaya ako na na-experience ako makasama siya kahit sa sandaling panahon lang. At saka sobrang bait po niya. Kahit isang araw lang po ako at dalawang araw, sobrang bait niya sa akin. Parang ang tagal na namin magkakilala. Eh, first day parang namin nagkikita. Parang masaya ako na sa sobrang taas niya tao, ganun pa siya makasama. Kaya I'm looking forward na makasama pa yung mga ibang batikang artista na I'm sure na ganun din sila. Mm-hmm. And si Felix ba makakasama pa? Tatapusin na yung love team niyo. May naririnig ako na may gagawin sa aming dalawa ulit. Pero sana. So kasama mo ba siya sa prime time? Secret. Felix pa lang ba ang kalamping mo pala? Siya pala yan. Secret. Si Matt yung partner na kay Juanita, Banana. Ayun, kay Juanita. So si Felix na nanalo sa puso mo? Si Felix na natitira, kay abangan natin. Si Felix niya. Sa success mo ba, feeling mo love life na lang ang kulang? Hindi kulang yun. Hindi mo naiisip? Hindi kulang yun. Marami pang kulang. Marami pa. Madami pa akong gusto maabot, marating. And ayun, mas magpapatuloy ko lang para magawa ko na. So hindi priority ang top life? Hindi. Pero open ka. Welcome ka, tumanggap ng suitor. Game na? Ito ka na. Siguro, 17. Ano na yung mga na-improve sa'yo financially? Like nakabili ka na ng bahay? May mga pera ka na sa bank kung malalaki? Opo, si mama.